Good day mga kakulay. Ngayon po, may sample na dinala, ng salesman tapos galing customer. Yan po, gusto nila po, ito po yung sample nila. Granite ipig po ang ipagawa nila sa akin, ipamix na kulay. Ito po, tansya ko po nito. Ito po, black combination po ito. Ito black po ito, tapos yung gray at saka dark gray po combination po, at saka ang base nito po puti po. Yan po, ito po yung kung anakin gawin ko ngayon. Ito actual po na paggawa tayo ng sample po. Ito po, ito ang ipakita ko sa inyo. Ito po yung sample nila. Yan po, ito po yung gagayahin na kulay at saka yung proseso paano ginawa. Tapos po, gusto nila po ang ipagamit ay polyurethane po. Ito po, ito po, galing to sa kanila yung kahoy na to, sa furniture company kasi po yung nag order. Tapos ito po, parang primera na po to, at saka po i-primer ko muna ito po. Primer ko muna ito. Yan po. Tapos ito pong sample, ito po yung gagayahin natin ngayon. Yan po, ito po yung gagayahin natin ngayon. Ito yung i-mix ko. Tapos ito yung dito ipalagay nila yung sample, yung proseso paano to ginawa. Tapos polyurethane ginamit nila, ay pagamit nila kasi po ito po INSI kasi automotive lacquer paint po, gusto nila polyurethane po. Iwan ko po kung saan galing tong sample na to, saan nila to nakuha or anong customer, saan customer po to nila kinuha or nakuha. Baka galing customer din to nila na ito ang pinagaya kasi po iba siya ang effect po. Automotive paint ang ginagamit pala nito. Tapos ang gusto nila para pulido talaga, polyurethane ang gagamitin at ang ipagamit nila. Na tara po. Tara po, i-spray ko muna ito. Yan to, ito ang kahoy na to na binigay nila. Dito yung lagay yung proseso po. Na-primer naman po nila ito ng polyurethane primer po, white. Ito po. Tapos, i-primer ko pa rin siya po. Yung primer ko po, na proseso po. Primer ko na siya maayos. Tapos, pag natuyo na pa yung primer, saka ko na siya lilihain. Saka i-base ko na siya ng polyurethane gloss white. Gloss yung gamitin ko po na puti. Yan po. Tara po, primerin muna natin to. Ito po yung sample nila. Ito yung, ito po, granite. Granite pala. Ito po yung pala. Ito po, granite. Sample nila to. Spray na tayo. Primer ko muna to. Saka ko na iproseso yung biscuit nila. Biscuit na PO po. Polyurethane white. Primer ko muna po to. Po, dandahan lang po para quality yung tira natin tapos yung paggawa natin ng sample para makuha natin yung customer, para kasi malaki din ito na factory po, kailangan ko makuha to. Yan po, ito po yung pinakuha nila na granite po na sample. Yan po, polyurethane po ang ipagamit nila. Thank you.
yung ginamit ko na primer, bio primer white po, polyurethane pa rin ang ginamit ko na primer po, para dikit siya, dikit na dikit talaga siya sa kahoy po. Ito po, patuyuin natin dito na mga isang oras po, para tapos pag natuyo na siya, lihain na natin. Yan po, tingnan nyo po, yun po, ito po yung kahoy. Ito po, dito ko ilagay yung design, dito ko i-mix yung kulay kung ano ang kailangan. Ganon yung proseso po, paggawa ng sample, kung anong klaseng mga sample ang ipagawa sa inyo. Hindi lang dami kasi yung trabaho ang bilang isang technician po. Dapat marunong ka rin sa lahat, marunong ka rin paikot-ikot ng kulay. Yun po, ganon talaga ang trabaho po, ng trabaho ng isang technician po, lahat po. Ito na po, patayuin natin ito isang oras, saka natin na balikan po. Mga isang oras lang po, ito po yung granite na sample. Yan po, tara po, patuyin lang muna natin.